guys, good evening. Magandang gabi po sa inyong lahat. Sa ating mga katropang kalikotero dyan, magandang gabi po sa inyong lahat. Muli nagbabalik guys, ang inyong lingkod, kalikotero mekaniko. Bibigay sa inyo ng kunting tip, kunting kalaman regarding sa pag-troubleshoot, rewiring sa ating mga motorsiklo. And guys, nagpapasalamat tayo sa ating buong mic kapalo kasi nabigyan na naman tayo ng pagkakataon para makapag-share ng kunting kaalaman sa ating mga katropa dyan, mga katropang kalikotero. So, ngayong gabi guys, pag-uusapan natin or share ko sa inyo is ito, nakikita nyo. Yan, digital speedometer ASI or speedometer gauge. Yan, pang Honda TMX Alpha. Yan, kung paano natin siya i-connect or paano natin siya matitrace. Yan yung mga wiring niya. Karamihan kasi sa guys yung pag bumili ka ng mga ganito mga replacement na speedometer. Yan. Iba kasi. Iba na yung mga color coding niya. Yan. Hindi katulad sa mga original. Same yung kanyang mga color coding sa wiring. Kumbaga plug and play na lang siya. Titignan mo na lang yung kulay ng harness and then sa kulay nito doon mo na siya kukonek sa original. Pag original binilin mo. Pero pag replacement siya guys, karamihan talaga iba-iba na yung color coding niya. Yan. Kaya bigyan ko kayo ng tip paano natin siya matitrace. Yan. Mayroon siyang ito yung 2, 4, 6, 7, bali 7, 9, 13 wires. Yan. Itong 6 na to. Yan. 6 wire. Ito yung shift gear indicator. Kung nakita nyo lang guys. Yan. Yung primera, segunda, tercera hanggang quinta. Ito yun. Yan. Ito naman isa guys. Yan. Yang 2 4 6 yung may pitong wire na magkakasama. Ito yung sa neutral left signal light, right signal light, tsaka yung high beam niya. So pakita ko sa inyo guys kung paano natin siya matitrace. So gagamit tayo ng yan 12 volts battery. Tsaka gagamit na rin tayo ng test light. Pinaka-importante sa lahat, test light, lalo sa mga pag-wiring para hindi natin mahuhulaan yung ating gagawin. So, keep watching guys. Don't forget to hit notification bell at mag-subscribe na rin po kayo sa ating YouTube channel para maging update po kayo sa mga bibigay nating mga papalabas natin mga video. So yun guys, keep watching. So yun guys, sa pag-check ng ganito, tulad natin sa tulad ng nasabi sa intro video. Unahin natin to guys tungo sa may yan. Shifting indicator light niya. Yan. Yung magkakambyo ka si ilaw yung mga yan yung mga may number 9 1 to 5 or first gear hanggang fifth gear. Yan, unahin natin to yung may yan, may 6 wire. Yan. So, dito sa 6 wire guys, dito sa wire na to, blurred, meron siyang color black. Yan. Itong color black na to is nakakunik sa accessories wire ng ating motorsiklo. Yung accessories wire ng ating motorsiklo is, pag sinusi natin, inon natin yung susiyan natin, masusupplyan itong black na to, masusupplyan ng positive. Yan. Yung tinatawag na accessories wire. So, kukunik lang to sa accessories wire o gagamit tayo ng yan, battery. Kakapit natin sa positive. Yan, kukunik natin sa positive. Yan. And then, gagamit tayo ng test light. Yan. Para matrace natin. Itong clip ng ating test light is lagi natin sa ground, body ground ng ating motorsiklo o sa yan sa battery.
sa negative ng ating battery. And then, focus natin yung kunti. Ayan. So, sundutin lang natin to guys. Yan, check lang natin yung panundot sa ating test light. Tusukin natin yung bawat wire. Pag umilaw, yan, katulad niyan guys, ang tinest ko is color blue na mayroong lining na black, which is umilaw yung number 2. Ibig sabihin, ito yung pang second gear. Segunda. Yan guys. And then, ito. Red na mayroong lining na white. Pang fourth gear or kwarta. And then, ito. Blue na mayroong lining na white. Tertiera. Then, brown na mayroong lining na white. Kwarta. And the last one is ito. Blue na mayroong lining na red. Primera. Or first gear. Yan. Yes. Luloko natin yun. Luloko yung camera guys. Sorry. So, sa ganun paraan guys, yung ginawa natin is malalaman natin yung kulay, yung color coding ng bawat isa kumpara saan siya. Yun. Kaya, sa dahil sa tulad ng sinabi ko sa intro video is karamihan sa mga replacement na nabibili is hindi na kapareho ng color coding sa original or sa stock. Hindi lang sa ganitong speed meter kasi applicable tong video tutorial na ito. Karamihan guys ng speed meter kasi pwedeng gamitin or applicable ito sa pagtitest na ganito sa tinuturo ko sa inyo. Kahit lalo na sa mga digital na mga speed meter kasi. So tapos na tayo dyan sa speed meter sa shifting gear indicator. So dako tayo sa ibang wire sa mayroong signal light sa neutral saka high beam light. So dito tayo sa may pitong wire. Yan. Sa may pitong wire nito guys, yan. Meron siyang yan, iba-ibang kulay din. Pero meron siyang black at merong green. Itong black guys, yan, is kinukonek sa accessories wire ng ating motorsiklo. Itong green, sa body ground ng ating motorsiklo o sa negative. I-connect lang natin sa battery. Yan, itong itim sa positive. And then, itong green sa negative. Yan. Yan, gagamit ulit tayo ng test light. Sa paghahanap ng neutral, guys, itong clip, yan, lalagyan natin sa body ground. Yan. Sa body ground or sa negative ng ating battery. So, i-clip natin yan. And then, yan, sundutan time ulit. So, wait lang, para makita natin yung ilaw. Yan, kita nyo ba? Yan guys, kita na. So, sundot natin yung wire. Kung ano yung ilaw. Yan, katulad na sabi ko, pag neutral lang hinahanap mo is yung clip ng test light nasa body ground or sa negative. So, hanapin natin. Yun, umilaw yung neutral indicator niya. Ibig sabihin ang kulay ng neutral indicator niya is yun, green na mayroong yan, green na mayroong lining na red. Focus natin kunti. Yan guys, ito. Yan, green na mayroong lining na red. Yan. So, sa pagtitest ng indicator ng left signal light, yan, tsaka right signal light, tsaka itong high beam, yan. Itong clip natin, clip ng ating test light, lipat natin sa positive. Yan, sa positive. Then, check ulit natin. Yan. Ibig sabihin guys,
itong color blue yan is a high beam. Pagka nag high beam tayo ng headlight natin, iilaw itong iilaw siya yan. Kinokonect ito sa headlight, ito itong color blue na to, sa bulb yung high beam niya, ito kinokonect tong color blue na to yan. And then sundot uli, test uli. Yan, umilaw yung left signal light. Ibig sabihin, ito orange. Yan, itong orange na to is kinukunik sa yan, left signal light. Signal light pang left. And then, ito, itong color, yan, light blue. Yan, light blue. Kinukunik sa, yan, sa right. Right signal light. Then, yan, yung itong meron pa to, brown. Ito naman yung, yan, nakita niya yung brown. Ito rin nakakulik sa ating positive ng brake light natin to. Ito guys, itong brown. So, yun guys, mas napapadali yung ating gawain kung meron tayong proper tools. Yan. Hindi natin mahulaan. Halimbawa, hindi natin alam yung opsado yung color coding. Yan. So, para hindi natin nahulaan, gagamit tayo ng test light para mas mapadali yung ating pag-troubleshoot or pag-test ng ating